Welcome po sa aming bagong tahanan. Tara at ituturo ko po kayo. Pasok po tayo. Pagpasok po natin dito ay mayroon pong pintuan at makikita natin agad ay sala. Siyempre, mayroon po kami ditong lutuan at kusina. Ang ginagamit lang po namin ay kahoy. More on Frabbins po talaga, which is I like it naman po. Ang importante, nakakaluto po kami. Dito naman po sa kabila ay yung bedroom. Dito po kami natutulog. Dito naman ang bintana namin, maganda ang tanawin, malamig ang simoy ng hangin. Sa makikita po natin ay marami po ditong fishing net. Pinatayo ko po ang bahay na ito ay katabi lang po sa fishing net namin. Ganito po kahaba ang fishing net namin hanggang doon sa bahay. Binili ko po ang fishing net na ito 5 years ago, my investment. Masaya po ako dahil mahilig po talaga kami sa pangingisda. Wala kami ditong electricity or tubig, kaya kailangan talaga tipid sa lahat. Hindi pa po ito nakita ng asawa ko, nag-aantay po siya sa labas. He's very excited to see the house. Let's see kung anong reaction niya. Mariel's gonna give a tour of the house, so I'm gonna open the door. I like it, it's very basic, but it's livable. It's nice to look around outside, there's a lot of boat. And there's a mangroves. Fishing thing. Look at this. Is this a nipper? Yeah, the rope. Yeah, this is our kitchen. Yeah. I like it. It's like a bush hut when you're camping in Australia. Pag gumagabi na po dito sa amin, napakadilim po talaga pero napakadaming star. Ganto ang setup namin magpamilya pag natutulog po kami. Magkatabi po talaga, magsiksikan. Ang importante po, magkasama kami at masaya. Ang maganda po dito ay hindi po mainit, hindi nyo po kailangan ng electric pan, tsaka wala po ditong lamok kasi napaka-windy. May ilaw po kami dito kaunti dahil gumagamit po ako ng solar. Good morning! Kakagising lang po namin at lumabas yung araw. So, ang dalawa, tulog pa pala. Maya-maya, mag-harvesting fishing po tayo. Yung mukha ko, as in, hindi naman ako ma-pimples. Sa dagat po siya. Sometimes natutulog si Mariel nang walang hilamos. Yung buhok ko, as in, mamamatay ito. Palagi kami naliligo sa dagat dito everyday. Batang sarap ng tulog. Sarap ng tulog niya. Napaka-peaceful kasi dito eh. Doon sa bahay ng parents ko. Ayaw masyado ni David kasi napaka-ingay na ng mga chicken. Sometimes kasi, yung mga rooster, even 10 PM, they making a noise. Okay lang naman, around 5 AM, but not 10 PM. Hi Dave, good morning. Good morning. Morning. How's your sleeping? Oh, it's amazing, it's so peaceful. So peaceful. And yung baby ko? Baby ko? Baby ko? Baby ko? Baby ko? Hello, baby ko? Hello, say good morning. Say good morning. Can you say good morning? Ay, naku. Napaka-quiet naman yan na good morning. Huh? Say hi, everyone. I just wake up. Look. See? Everyone. Let's see, I just wake up. I just wake up. Look at your eyes. You have so many muta. Do you like here, darling? Do you like it? Yeah. Do you like it here? Yeah. Or are we going back to Australia in the caravan? What Philippines? I want Philippines. Catch muna ako ng fish para may pang-ulam po kami for breakfast. Tara, mag-swimming po tayo. Ang layo po nito. Fishing trap kasi ito eh. Kaya, kailangan malayo yung setup bawat fishing net. Tiningnan ko na po, may isda naman siya. Meron pong squid. Masarap po yung adobohin. Day, Sylvester? Please? Mommy's gonna catch fish? Yeah. Go, Mommy! Come on, Dad. See the fish. Can you find a fish? Still alive! Woohoo! Is it big?
Kaibigan niya raw yung mga fish. Ayaw niyang hulihi pa huli sa akin. I like it. We have to catch you. We can eat. This is what I catch this morning. I don't want. Huh? It's a lot. Free ulam na kami. I want for a freaking award. Look, look. Look, what's that? What's crawling down there? What is it? What's crawling down there? Yung anak ko, hindi po talaga siya happy. I want to lay byways. Gusto niyang ibalik yung mga isda na nahuli natin. Yan. Lulutuin po natin ito ng adobo. Grabe, ang sarap. Ito po talaga yung fresh squid na kumikintab pa. This morning, gusto niyang ibalik. Ayaw niyang kainin. Sorry, darling. Hindi po hindi ibalik. Kasi mahal ang bilihin ng isda. Moro po ay tuturuan po natin. Isama po natin si David doon sa fishing net. Tuturuan po natin kung paano manguha or ipapakita ko po sa asawa ko. At ito po ang mga nahuli kong isda. Very fresh po talaga. Nililinisan ko muna at lulutuin natin mamaya ay magsubba po tayo. Isa po talaga ang pinakamaganda dito. As in, dito mo lang po talaga maranasan makakain ng sariwa na isda. Yung bagong harvest, yung bagong kuha po talaga. Everyday po kami nag-harvest dito ng isda dahil everyday may mga bagong isda na pumapasok sa fishing net. Ang kailangan mo lang talaga dito ay maging masipag. Masaya ako sa aming bagong panimula dito sa Pinas dahil slowly ko po talaga pinapakita sa asawa ko kung ano po ang pamumuhay dito sa Pinas. Kuha po tayo ng tubig pang hugas sa isda. Hindi talaga magugutom ang asawa ko at anak ko dito dahil magaling po talaga ako sa pangingisda. Dahil sanay ako, lumaki po ako na mangingisda. Kaya alam na alam ko talaga kung ano ang pamumuhay sa dagat at syempre maswerte po kami dahil nakabili po ako ng fishing net. Ito po ang nahuli nating squid. Lulutuin po natin ng adobo. Napakasarap po talaga dahil napaka-fresh. Napakasarap to! Pero hindi po ito kumakain ng asawa ko. Ako lang po talaga kumakain ng mga ito at saka seafood. Yung asawa ko, nung first time ko siyang nakilala, hindi talaga siya kumakain ng isda. Nasanay na lang talaga siya dito sa Siargao. Magsugba na po tayo. Meron po ako ditong barbecue. Gumagamit po ako ng charcoal para mas madali po kung magsugba ako ng isda. Bago natin isugba ay titimplahan po natin para mas masarap po talaga. Lagyan din natin ng asin at ayan, ready na po siya. Grabe, sa amoy pa lang at sa look niya as in parang nakakagutom. Kunin na po natin dahil luto na po siya. Grabe, ang bilis talaga maluto pag sa charcoal mo. Paiba-iba po ang weather namin dito. As in, rain and shine po talaga. Sometimes maulan, sometimes lumalabas yung araw. Pero ang ganda po talaga dito. Kain po tayo ng kamote. At kakain na po kami dahil luto na po ang niluto ko. Which fish? This what? Yeah, there's no bones. Yan. Kain na na. Like it? Tumutulong siya. Where's the laman? There we go. Goodness! You sure you don't wanna eat, babe? Yeah. Baka sabihin nila, hindi kita pinakain. Kumain na siya kanina, guys. Muna na siya. You already ate this one, isn't it? You already had that. The vegetable. There we go. Masarap yan! Look! See? I got this one this time. I was like this. It's yummy? Mm-hmm. It's yummy daw. Kala ko hindi siya kakain. Maligo po muna ako dahil mag-harvest po tayo ng seaweed. Ang seaweed po ay katabi lang po dito sa bahay namin. Tara!
Lilinisan po natin. So, ganito po maglinis. Ganyan lang po maglinis ng lato or seaweed. Medyo kamahalan na din po ito bilhin, lalo na kung per kilo. So, at least dito sa amin, libre lang kunin. Tumutubo lang po siya ng pusa. Hindi ko po ito tinanim. Nalinis na po. Dalhin na po natin ito kan David at Sylvester para matikman po nilang hinarvest kong seaweed. Okay. Hey, I harvest the seaweed. Really? Yeah. So what? Oi, what's going on, darling? You like it? Yeah. I want to hold the handle. How about, darling? Do you like it, the lato? No. Ayaw niyong kumain ng lato. Okay. Ito yung masarap na lato. Kasi clear na clear, oh. Maliliit siya. Masarap siya pag maliliit. Yung malalaki, hindi yung masarap. Kakagising lang po namin ni David. Ang una po namin gagawin ay manguha na po kami ng isda. David, are you excited? Yeah, I'm excited. Ayan, so tuturuan po natin si David kung paano po panain yung isda doon po sa fishing net namin, of course. Malapit lang po dito sa bahay. So Dave, let's go! Puli po, maraming isda ang mahuli namin. So ito po talaga ang bagong buhay na namin ni David. Pagising po namin ay diretso. Hindi na po kami kailangan bibili ng isda. Baba na kami ni David. Alimango, sayang lang po, natanggal yung mga ano niya, kamay kasi grabe talaga, as in, umahaway talaga siya, kanto siya kalaki, oh, grabe, still alive, tutusok pa rin siya, oh my god, this one is still alive, yeah. Pag, see, pag ilalagay mo yung kamay mo dito, may mga muscle pa rin siya, Dave, it's so big, I think it's like 2 kilos, grabe, ang laki, pag ilagay mo dito, oh my god, super lucky. Ayan, whoo! Marami na po ang lalaki ng isda, grabe. Na po ang nahuli naming isda, catch. I think at least more than 5 kilos sa dami nito. Ayan, ang dami pong isda. Libreng ulam na po tayo.
Ayan, libreng ulam na po tayo.